Hi, magandang umaga. Ayan. Nakita na lang kita. May ano tayo? May mayroon tayong reaction. May comment tayo dun sa mga sa nangyayari sa ating sa especially sa totally close ang EVS-CBN. So, ito yung masasabi natin about sa kanilang desisyon na napaka mangmang na talaga isipin, napaka mangmang na talaga ng mga Pilipino na isipin natin na ganun-ganun na lang pinataikot sa gobyerno. Bakit ko masasabing napakamangmang isipin ang mga Pilipino ukol sa pangyayari nitong EVS-CBN? Unang-una, nakailang Congress hearing ba sila? Nakailang bisis ba nila pinag-usapan ito sa Kongreso? Diba nakalabing dalawang bisis? Bawat hearing na yon, mayroong budget iyan. Kinukuha iyan sa budget ng national government. Pero bakit humantong o huminto lang sa isang butuhan? Saan ang mga desisyon? Saan ang mga usaping legal dito? Ang usaping legal, idinaan sa mga hearing. Idinaan sa public hearing. Pero bakit humantong lang ang butuhan? Humantong lang ang lahat na ito sa isang butuhan? Ano nga ba talaga ang saysay? Ano nga ba talaga ang pakay ng gobyerno kung bakit pa nila pinapaikot-ikot ang mga Pilipino? Hinihiring-hiring pa sila, idinaan pa nila sa usapin kung ano-anong issue ang inilabas nila sa puntong ng dunayong, nasa puntong nasa kongreso na. Nasa congress hearing na. Pero humantong lang sa butuhan. 70 versus 11. 80 hudas ang nagpapanalo, ang nagwagi na siyang totally magsarado ang EVS-CBN. Anong saysay ng Kongreso? Ha? Bakit dinaan niyo pa sa Kongreso ng napakahaba-habang panahon? Napakahaba-habang at napakalaking ginagastos ng bayan, ng gobyerno. Tapos, sa butuhan lang pala mapunta. Sa butuhan lang pala magtatapos. Sa 70 hudas lang pala ang nagtatapos. Diba? Gumastos pa ang gobyerno para sa Congress hearing sa usapin ng pagsasara o pag-renew ng EVS-CBN franchise. Pero 70 hudas lang pala ang magtatapos. Anong saysay? Ha? Anong saysay ng mga kongreso na yan? Ng mga congressman na yan? Hindi ba nila naisip? Hindi ba nila pinapakinggan ang sigaw ng mga tao kung saan sila namumunong? Hindi ba nila pinapakinggan ang sigaw ng mga taong kanilang nasasakupan? Ipalagay ko sa lugar kung saan ako nagmula. Pagadian City. Si Congressman Divina Grace po ay Grace Yo. Ha? Hindi ba niya naririnig ang sigaw ng mga tao ng District 3? Ng Zamboanga del Sur? Ha? Sino ba ang naglukluk sa kanya? Ang Duterte administration ba? Oo, hindi. Malamang oo. Dahil ang gobyernong Duterte ang kaniyang pinapakinggan, hindi ang taong naglukluk sa kanya para magiging congressman siya ng District 3 ng Zamboanga del Sur. Ngayon, ang usaping 11, 12 sa Congress hearing na baliwala. Bakit hindi nyo pag yan noon ginagawa at nang hindi naman magmukhang tanga ang mga Pilipino?
nakailang beses kayong mag-hearing sa Kongreso? Tapos mahinto lang pala sa butuhan? Sana noon nyo pa pinagtanto na totally sarado na ang EBSLE para hindi magmukhang tanga ang mga Pilipino, para hindi magmukhang mangmang ang mga Pilipino. Hindi nyo ba naisip na ilang mga Pilipino hindi lang ang manggagawa ng EBSLE? Ang tinanggalan nyo ng kaligayahan, ang tinanggalan nyo ng pag-asa. Diba? Kung ang EBSLE, mga kababayan, kung ang EBSLE, napakalaking kumpanya, napakaraming Pilipino ang natutulungan, napakalaking ambag sa bayan, ay basta-basta na lang napatiklop ng Duterte administration. Ano pa kayo? Ano pa tayo? Diba? Kung ang damuhalang TV station nga napasarado, ano pa kaya kayo? Ano pa kaya tayo? Yan lang pagkaisipin yung mga kababayan. Gumagastos lang ng ilang milyon para sa Congress hearing. No? Pinaggastosan lang. Gumastos lang para gawing tanga, gawing mangmang ang mga Pilipino. Para kuno idaan sa legal na usapan. Hindi pa ba kayo natuto sa mga taktik na ito na halatang pang-personal lang? Ang mga Pilipino nga naman, no? Nakakasakit lang kasi ng loob. Unang-una, ang usapin, issue lang ng prangkisa. Hanggang dumating kung ano-ano ng mga issue. Hanggang dumating, kaya ba may Congress hearing? Para saan pa ba yun? Para saan pa ba yung kongreso na yan? Para saan pa ba yung ahensya na yan? Kung hindi nyo man lang matugunan ang sigaw ng mga taong bayan. Kanino ba talaga kayo naglingkod? Sa Pangulo o sa bayan nyo? Kanino ba talaga kayo nanunumpa? Sa watawat ng Pilipinas o sa mukha ng diktador ng bansa? Nanumpa kayo sa watawat ng Pilipinas, nanumpa kayo sa harap ng mga taong siyang naglukluk sa inyo. Pero sino-sino nga lang ba at saan lang ba kayo nagserbisyo? Hindi ang taong bayan ang pinagserbisyuhan mo. Tapos sasabihin pa, may nagmi-message pa sa akin na hindi nila makontrol ang Kongreso. Hindi nila makontrol ang City of Congress ng congressman sa kanilang distrito. Bakit? Bakit hindi nyo makontrol? Saan ba ang mga tao na siyang naglukluk niyan? Nandiyan lang naman. Pero walang boses. Bakit? Tinakpan, piniringan ng gobyerno ang Kongreso. Kaya hindi nakakarinig sa sigaw ng taong bayan. Kahit ako man, kahit sila man, kahit ang bunyog vlogger man na nagsasabi ng katotohanan, kahit ang Anmas Money Warrior man na siyang nagsigaw ng hayagan na walang takip sa mukha, kahit ako pa man,
hindi papakinggan. Dahil hindi naririnig. Dahil nakapiring ang Kongreso, pinipiringan ang Kongreso, walang nakikita, walang naririnig dahil tinakpan ng gobyerno. Gustuhin man nilang pakinggan ang taong bayan. Gustuhin man nila kayong pakinggan na yun ang iboboto nyo. Pero hindi pwede. Hindi nila magagawa. Bakit? Nakatakip ang kanilang mga mata, nakatakip ang kanilang tainga. Dahil lang dyan ang gobyernong Duterte na siyang hawak, hawak sa kanila ngayon. Pero malinaw dito, umpisa pa lang, kitang-kita ko na umpisa pa lang, nagpapahawak na kayo sa ala komunistang pangulo. Sana mga kababayan, matuto na tayo. Kung sabihin natin sa usaping ABS-CBN natin, kung talaga bang wala silang personal, wala silang personal na interest sa dambuhalang kumpanya na yan. Yun ang inaasahan ko, first hearing ng Kongreso, second, third, fourth, fifth. Umaasa ako, idinaan nila sa legal. Pero dumating ang 12 hearing, huminto lang sa butuhan. E di nag-hearing ba kayo kung sa butuhan lang naman tapusin ito? Para ano? Para gumastos lang kayo ng milyon-milyon? Diba? Kung wala kayong personal na interes, hindi ang mga congressman, representative, ang magdesisyon, kundi ang husgado ng gobyerno, kundi idaan sa legal na paraan. Hindi ito nagtatapos sa butuhan ng Kongreso, ng congressman, ng mga representative na si Penta Judas na representative na yan. Isa na dun ang congressman ng District 3 ng Zamboanga del Sur. Kabilang siya sa tinatawag kong Judas, 70 Judas. Bakit? Isa siyang bumoto. Hindi niya nakikita ang kanyang mga nasasakupan. Naiilan lang ba, iisa lang yung ABS-CBN ang nakakarating sa lugar kung saan ako ipinanganak. Oo, may GMA. Ni TV5 nga, hindi mo nga makita doon. GMA sa gabi dahil malakas. Pero sa araw, itaga nyo yan sa bato. Kahit pumunta pa kayo kung saan ako isinilang. 7 lang ang TV'ng lagi nilang nakikita doon. Dahil sa black box na ginagamit nila ngayon. Hindi nila nakikita iyon. Hindi nila binigyan ng kalahagahan, hindi nila tinitingnan ang emosyon or ang emosyon ng mga taong na kanilang nasasakupan. Dahil ang gusto nila, ang masunod ang ala komunistang pangulo. Wala silang nakikita sa kanilang nasasakupan dahil bulag sila. Wala silang naririnig sa sigaw ng mga taong nasasakupan nila dahil bingi sila. Pero ang totoo, tinakpan ang kanilang tainga at ang kanilang mata. Sa madaling salita, nakapiring sila. Para saan pa ba? Diba? Bakit ganito sa ganitong punto humantong? Bakit sa puntong ito humantong? Sa butuhan lang ng mga representative ng mga congressman. Bakit?
Malinaw pa sa sikat ng araw na may sariling interes ang gobyerno sa Dambuhalang TV station na yan. Dahil kung wala, kahit umaabot pa ng 100 Congress hearing, kung mapapatunayan at mapapatunayan na may paglabag ang EVS-CVN na ito, tsaka na sila magdesisyon. Pero 12 hearing lang, ginastusan lang, tapos nakahanda na pala ang total result. Napakasakit isipin na ang ating mga local government ngayon ay wala ng sariling prinsipyo, wala ng paninindigan. Sa madaling salita, wala na sa bayan ang kanilang serbisyo, kundi nasa ala diktador na pangulo. Nasa ala komunistang pangulo. Diba? Hindi pa ba kayo, hindi niyo pa ba nakikita ang sitwasyon ng bayan, ang sitwasyon ng taong bayan? Umuutang lang ng umuutang ang gobyerno, ang inirason para sa inyo, mga kababayan ko. Ang tanong, may nakakatanggap pa ba sa inyo? May nakakakain pa ba ng 3 bisis sa inyo sa isang araw, maliban sa mga mayayaman na tao? Ang ipinaglaban namin dito ang karapatan nyo, ang karapatan ng bawat Pilipino. Ngayon sabihin nyo, nagrereklamo kami, nagrereklamo si Linsilawan dahil hindi nakatanggap ng ayuda. Tama, hindi ako nakatanggap ng ayuda. Hindi kami nakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno. Pero hindi ako nagreklamo para sa sarili ko dahil kahit papaano makakain ang pamilya ko. Tapos sabihin nyo, gagawin namin ang gagawin nyo, mag-rally kayo. Mag-rally kayo sa isa, gawin nyo yung ginagawa nila kay Marcos. Hindi nyo ba naisip? Kung sakaling mangyayari yung sinasabi nyo, hindi nyo ba naisip ilang taon kayong nakikinabang sa ginagawa ng mga tinatawag yung dilawan noon sa panahon ni Marcos? Ilang taon yung pinapakinabangan yan hanggang ngayon? Tapos ngayon, itutulak nyo kaming nagrereklamo na mag-rally sa isa? Kung mangyayari yon, ha? Isa kayo sa makikinabang. Kaya huwag kang magsalita ng ganun. Huwag mo kaming itutulak dahil hindi kami tanga. Nagagawin namin ito sa panahon ng pandemya. Gagawin namin ito sa panahon ng mayroong anti-terror bill. Hindi namin gagawin yan. Bakit? May anti-terror bill na alam nyo, alam natin na ang anti-terror bill hindi para sa mga tunay na terorista, kundi para ito sa mga ordinaryong tao. Sa tingin nyo ba ang anti-terror bill, mahuhuli nila ang terorista ang totoo? Hindi. Diba? Sino nga ba ang manghuhuli? Hindi ba ang mga PNP? Ang mga pulis? Iyon bang mga pulis ay pupunta yan sa bundok at huhuliin ang mga terorista doong totoo? Sinong ginagawa niyong gago? Putang ina na lang talaga kung ikaw ay maniniwala pa sa gobyernong ito. Napakaputang ina mo talaga kung ikaw ay maniniwala pa sa pangulo. Napakamangmang mo na. Huwag mong sabihin kahapon ka ipinanganak para sabihin mo sa akin ngayon na matino ang pangulo mo, na matino ang pangulo ng Pilipinas. Di ba? Ngayon niyo sasabihin. Ngayon niyo sasabihin sa akin na matino pa ang leader niyo. Matino pa ang leader ng mga Pilipino. Diba? Kung balik-balikan lang naman natin ang nakaraan, kung balik-balikan lang naman natin ang kanyang mga pangako noon, kung hindi lang naman kayo bingi at hindi kayo tulog, kung balik-balikan natin ngayon, yun pa lang sana nagising na kayo. Hindi tayo humantong sa ganitong crisis.
Hindi tayo humantong sa ganitong sitwasyon. Hindi tayo humantong sa ganitong paghihirap. Hindi tayo humantong na lumulutang sa utang ang bayan. Hindi habang buhay magbayad ang Pilipino ng utang. Utang ng gobyerno. Ilang trilyon ba ang utang ng gobyerno para lang gamitin sa pandemyang ito? Pero may nagagawa bang tama? May napupuntahan bang tama ang pera? May nakikiblabang bang Pilipino? Ang mga OFW, napauwi ba ng maayos? Nabigyan ba ng magandang shelter? Ang mga OFW na naghihirap sa bansa kung saan sila. Inaksyonan ba ng gobyerno? Nagagamit ba ang pirang bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na inuutang nila sa World Bank? Inuutang nila yun para sa atin. Inuutang nila yun, tayo ang ginagawang dahilan. Inuutang nila yun, tayo ang rason. Kaya sila nakakautang. Sino ang magbabayad nun? Taong bayan. Pero saan napunta? Sinong nakikinabang? Mga taong bayan ba? Mga Pilipino ba? Hindi. Yung mga OFW na humihingi ng ayuda para sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Nakakatanggap ba? Wala. Anong rason sa local government may makamag-anak na OFW? Hindi nila alam na ang OFW nang itinitukoy nila ay wala ng trabaho sa bansa kung saan sila. Hindi nila alam na ang OFW na tinutukoy nila ay naka-COVID na sa bansa kung saan sila. Hindi pa pinapansin ng OWA. Hindi pa binibigyan ng ayuda sa OWA. Bakit? May gobyerno pa ba ang bansang Pilipinas? May gobyerno pa ba ang mga Pilipino? May gobyerno pa ba talaga ang mga Pilipino na nag-alima? Ang gobyerno ng bansang Pilipinas ay para sa mga Pilipino. Pero bakit nakapokus sila sa mga Chino? Ilang milyong mga Pilipino ang nawala ng trabaho. 7,300,000. Pero bakit yung mga Chino ang binibigyan nila ng trabaho? Nasaan ba ang puso nyo para sa aming mga Pilipino? Sorry guys. Ano ngayon ang isisigaw ng taong bayan? Ano ang isisigaw niyo mga kababayan? Stand with President pa rin ba kayo? Stand with President pa rin ba kayo samantalang lubog na ng utang ang bayan niyo? Stand with President pa rin ba kayo samantalang naghihingalo na sa hirap ang magkapwa Pilipino nyo?
sabihin niyo, mga reklamador kami, sabihin niyo, ang mga Pilipino matitigas ang ulo? Saan ba kayo nakakita na may matitinong Pilipino samantalang yung pangulo nyo, samantalang yung nakaupo sa gobyerno ay hindi tumupad sa kanilang mga pangako? Kung ang gobyerno nga hindi nga sumunod sa sarili nilang batas, ano pa kaya ang mga ordinaryong Pilipino sapagkat gutom na gutom sila sa ngayon, lalong-lalo na sa puntong itong pandemya? Ngayon yung sasabihin na matitigas ang ulo ng mga Pilipino. Kaming mga volunteer vlogger, hindi kami nagsasalita, hindi kami nagbablog para sa sarili namin. Nagbablog kami para sa inyo, para imulat kayo. Hindi isang bisis lang namin sasabihin ang nais naming sabihin. Dahil gusto namin magising kayo. Gusto namin imulat nyo ang mga mata nyo sa bansa. Gusto namin ipakita, makita nyo ang nangyayari sa kapwa nyo Pilipino. Hindi man kayo nagugutom sa ngayon. Hindi pa kayo nagugutom sa ngayon. Pero isipin nyo naman sana na mayroon kayong kababayan na halos wala ng isusobo araw-araw. Gutom lang yan. Isipin nyo sana na mayroon kayong mga kapitbahay na sumisigaw. Kaya lang hindi nila makamit o makuha ang nais gusto nila para sa kanilang sarili dahil sa inyo. Dahil wala kayong pakialam. Dahil wala kayong pagmamahal sa kanila. Sana mga kababayan, imulat nyo ang mga mata nyo. Hipuin nawa ng Panginoong Hesus ang inyong mga puso. Para sa panahon na to, kailangan natin ang isa't isa. Kailangan ko kayo. Kailangan niyo ako. Kailangan natin ang isa't isa. Huwag niyong hayaan na manaig ang kasamaan ng ating bayan. Habang may panahon pa, imulat nyo ang iyong mga mata. Imulat nyo ang iyong isipan. Imulat nyo ang iyong sarili sa katotohanan. Hindi ganun kadali, mga kababayan. Hindi ganun kadali. Ang ginagawa ko, ang ialay ko ang pangalan ko para sa bayan. Hindi ganun kadali, mga kababayan. Saan ka tutak na panglalait? Saan ka tutak na pangbabastos? Saan ka tutak na pangmumura? Pero tinanggap ko yon para sa inyo. Tinanggap ko yon para sa inyo. Tinanggap ko ang panglalait ng kapwa Pilipino ko. Maihayag ko lang ang saloobin ko. Maihayag ko lang ang saloobin ko. Wala akong pakialam. Ano mang sabihin nila?
ano mang sabihin niyo. Inaalay ko ang identity ko. Inaalay ko ang pagkatao ko. Magising lang kayo. Tinuturing na namin ang aming sarili. Voluntary vlogger kami. Sangkatutak na panglalait ang natatanggap namin. Sangkatutak na pangbabanta ang natatanggap namin. Sangkatutak ang pagmumura. Pero hinahayaan namin yun. Hindi namin iniindang. Dahil ang nais namin magising kayo. Ang nais namin maimulat ninyo ang mga mata nyo. Yun lang sana. Hindi ko hinihiling na i-appreciate nyo ang sigaw namin. Pero sana ang hiling ko mamulat na kayo sa katotohanan. Kung yun nga ang sinasabi ko kanina, napakalaking kumpanya, tinitiklop. Ano pa kaya kayo? Ano pa kaya tayo? Ano pa kaya ako? Napakalaking dambuhalag na yon, napakalaking kumpanya na, napakaraming natutulungan na, napakaraming napasaya. Tinitiklop pa, kaya pa. Diba? E ngayon isipin nyo, ano pa kaya kayo? Ma-realize nyo naman sana. Sorry mga kababayan. Kagabi ko pa gustong sumabog, pero ayaw ko. Hindi ko napipigilan. Sana matuto na. Sana magising na. Ganito talaga ako. Kung magigising ako, hindi ko basta iwan ang taong tulog. Baka humihilik pa. Ang masasabi ko lang kay Madam Grace po, Agresio, Congressman ng Zamboanga del Sur, District 3. Sana ho, nandiyan naman ho tayo. Sana ho, masaya ang mga taong nasasakupan niyo. Sana ho, kasama niyo ang mga taong nasasakupan niyo sa party-party niyo ngayon, sa tagumpay niyong napipasara ang EBSB. Lalong-lalo na sa District 3 ng Zamboanga del Sur. Umaasa ka ba sa isang TV station? Oo, umaasa ka. Natuwa ka ba nga naisara? Oo, natuwa ka. Bakit? Dahil idol mo ang isa sa bumoto. Huwag ganon. Huwag kang baka sarili. Hindi porket idol mo, hindi porket idolo mo, pumanig ka na. Isipin mo, ilang Pilipino ang nag-ano sa sitwasyon ngayon. Masakit, di ba? Kung ako nga, hindi ako mahilig manunood ng TV. Dahil nandito ako sa social media. May sarili akong mundo. Pero, nasaktan ako sa nangyayari. Hindi lang dahil sa 11,000 employer, kundi para na sa mga taong nawala ng kaligayahan. At para na rin sa mga taong tulog dyan, sana isipin nyo, ilang ulit kong sasabihin ito. Kung sila nga napatiklop ng gobyerno, ano ka na lang? Ano na lang tayo? Imulat nyo ang mga mata nyo.
Gising kayo. Habang may pandemya pa, baka sakaling magising kayo. Habang namayag pagpa si virus, si COVID-19, aba bukas, kung mawala na, baka mamaya humihilik na naman kayo. Gising-gising din kung may time. Diba? Sabi niya, kapal mo day. Dangs Ramos, wala na ho akong kasing kapal. Makapal na ho ako sa lahat na makapal. Wala na hong lalamang pa sa aking kakapalan. Pero kung makapal ho ako, ikaw ho ay isang mamang. Dangs Ramos, sagutin mo ho ang tanong ko. Pilipino ka ba talaga? O ala komunista ka rin? Yun ang masakit bro eh. Yun bang umaasa ka na sana pagbabago? Pero ang pagbabago pa lang inaasahan mo ay ganito. 'Di ba? Tatak-tanga. Tatak-tanga lang naman eh. Sa mga friends ko diyan na laging nagganito, bakit hindi nyo na lang yan iharap sa mukha nyo at nang matahuan kayo? Yung ito, sign na ganito, tatak-tanga. Aba ngayon, kung sabihin mo at kasama ka sa mga Pilipinong nangangapa ng maisubo araw-araw, itong sign na to para sa'yo, bakit hindi mo ihaharap yan sa mukha mo at nang magising ka? Sa inaasahan mong pagbabago, naging ganito ka, nagsasign ka ng ganito, tatak-tanga. Bakit hindi mo yan iharap sa mukha mo ng paganito? At nang matahuan ka. Lokohan lang ho talaga, Sir Ed, lokohan. Lokohan lang ho talaga. Wala na hong matitino, wala na ho silang prinsip yung pinaghawakan. Wala na ho sila sa katinoan, wala na ho sa kanilang sumpa, sa kanilang sinusumpahan ang kanilang serbisyo, kundi nasa Pangulo na ho. Inuuto lang ho sila ng gobyerno. Hi guys! Good evening! Ito po ang inyong Mom Shilai. Nakita ko yung tinag ako ng aking friend na si, ako si Monkey TV. Shoutout sa'yo. Tinag niya ako sa vlog o live o ano ba yan, ni Lenzy Lawan. So, tagal ko na sana hindi nag-vlog. Kaso lang nakita ko na naman siya at irita talaga ako sa mukha mo, Inday! Ay, Diyos ko, Day! Alam mo, tinigilan ko yung pangbabash sa'yo. Nung time na nakita ko na tumutulong ka, umihingi ka ng tulong sa kapwa mo Pilipino para tulungan yung ibang Pilipino. Pero ngayon, andiyan ka na naman. Naku, binlock na nga kita. Inunblock pa kita today. Alam mo ba yon? Para lang makita yung itinag ko sa, tinag sa akin ng aking friendship. Kasi ako si Monkey nga naman, oo. Pahamak to eh. Yan tuloy, mababanata na naman kita. Ayaw na ayaw mong mamumura ka, putang inang babae ka eh. Diba? Sabi mo, pero putang ina mo ulit. Narinig ko yung mga mura mo na naman. Ayaw mong minumura ka, ayaw mong binabash ka, ayaw mong tinatarantada ka, pero yung putang inang bunganga mo, nakakaputaragis talaga eh. Ang sakit sa tenga. Makapanghusga ka, makapagsabi ka na walang bobo, na walang kwenta ang gobyerno, na bobo, na pinapatagal pa, na pinapaikot pa, yung pagsasara, nag-umpisa to sa pagsasara ng ABS-CBN eh. Apektado ka? Bakit? Hindi mo makita si Cardo? Diba? Ano ba? Alam mo, ikaw po, panic ka sa lahat ng mali eh. Sa'yo, walang utak ang gobyerno, mga lusawang utak ng mga Duterteñas. Eh ano ka? Kanino kami maniniwala sa'yo? Sa gobyerno na sinasabi mo?
Ay. Makapamura ka, makapagsabi ka ng mga putang ina sa gobyerno. Wow, may pinag-aralan ka? Ano ba yung pinag-aralan mo? Natapos mo ba yung law? What law? You study law? What law? Very law? Ha? Bago ka mong question, bago ka dumakdak dyan, tignan mo yung positive. Alam mo, sa lahat ng nakita kong tao, ikaw lahat yung negative. No? Sasagutin ko lang yung mga sinasabi mo, ah. Tapos, yung mga naniniwala ka mo sa gobyernong Duterte, mga lusawang utak. Lusawang utak? Eh, ano sa palagay mo sa utak na meron ka? Ang talino mo, girl! Ang talino-talino mo, girl! Hanga ako sa'yo! Saan mo nakuha yung katinalohan mo? Ayaw mo sa mga inchik. Ayaw mo sa China. Eh, asan ka ba'ng lugar, girl? Nasa mga singkit ka. Nasa mga Chekwa ka. Umaani ka ng kayamanan dahil dito sa pagtatrabaho mo, caregiver sa Taiwan na sinasabi mo. Hindi ka caregiver, girl. Caretaker ka. Huwag ka masyadong magmalaki. Iyak-iyak ka pa dyan. Pinagtatanggol mo ang Pilipino? Sinasaalang-alang mo kuno ang pangalan mo? Para sa lahat ng mga Pilipino? Bakit? Inutusan ka ba namin? Ha? Tinawag ka ba namin na, uyo, sabayan mo tong, ni Pangulong Duterte. Sabayan mo tong, speech niya, sona niya. Magsona ka din ang sarili mo. Wow, ha? May sarili kang sona sa park pa. Yung alaga mo nasa likod mo, oh. Alagaan mo muna, girl. Makapagmura ka? Makapang sasabihin mo na walang kwenta, mga mangmang, mga ano yung mga nasa gobyerno? Apakatalino mo! Alam mo kung ipatutupad ang bitay, dapat ikaw ang unang binibitay. Alam mo kung bakit? Kasi gumagawa ka ng isang usapin at yung labag sa buong government. Dapat pinapatay yung mga ganyan tao. Diba? Sasabihin mo, walang lakas ng loob ang mga tao, idol lang nila si Pangulo, kaya sila sumusunod. Pati pagkain. So, kung wala nang matirang pagkain sa Pilipino, hindi naman siguro kasalanan ng Pangulo yun. Hindi naman sila siguro kasalanan ng gobyerno. Kasalanan ba ng gobyerno na i-lockdown nila ang isang lugar? Kasi maraming COVID doon. Sisisihin na naman si Pangulo pag nagdumami ang COVID. Pero sisisihin pa rin si Pangulo pag nag-lockdown. Sa may mga negosyo nga, wala kang narinig eh. Comedy Bar, kila Alan Kay, sinisi ba nila ang gobyerno? Yung mga malalaking restaurant, yung mga malalaking negosyo, sinisi ba nila ang gobyerno? Pero ikaw na isang individual na walang negosyo na naapektuhan, kumakapagsarili ka, kumakapagsisi ka sa gobyerno, eh ganun-ganun na lang. Pati yung ABS-CBN na hindi ka naman empleyado, nadaig mo pa kung magmuray sila Angel Oxin, nakala mo ikay ganda-ganda mo na. Sila Angel Oxin nga, hindi niya minumura na putang ina ang Pangulo. Pero ikaw na isang individual na caregiver sa Taiwan, na walang negosyo na apektuhan sa Pilipinas, ang galing mo magmura, girl. Terrific. No? Ang galing, sobrang galing mo. Idol kita. Idol kita sa kagagahan. Diba? Kaya, ano ba talaga yung pinaglalaban mo? Pinaglalaban mo lahat ng Pilipino? Dapat ay paglaban mo ang lahat ng Pilipino. Pero yun sa tama, wag mo sila ihahatid sa
sa mali na paniniwala na gusto mo. Sino ang gusto mong paniniwalaan nila? Ayaw mo ng lahat ng hakbang ng Pangulo? Ayaw mo ng pagsasara ng ABS-CBN? Ibig sabihin, gusto mo na ang isang Amerikano ang mamuno ng isang malaking kumpanya sa Pilipinas? Na isang malaking network ang sisira yung 11,000 na yon na kumikita sa buong milyones, bilyones na utang nila sa gobyerno. Madali lang naman eh. Sana kung dati pa binayaran na nila, walang magsasara. Then yung ginagamit na sana, andyan yung sisi. Diba? Sana ganito, sana ganyan, sana ganon. Oo, hindi sila pinagbigyan ng pamahalaan. Unfair nga naman. Pero diba mas unfair yung ilang taon, ilang dekada nila na pag bubukas? Hindi pa ba sapat yung 10 taon na pagpapayagpag nila na walang bayad ng tax? Di ba mas kung ako ang may-ari ng ABS, ikaw ang may-ari ng GMA kuno. Sabihin natin ha, ako ang may-ari ng ABS, ikaw ang may-ari ng GMA. Si ABS parating nangunguna sa rating. Si GMA parating kulelat, parating pangalawa. Papayag ka ba na ako, illegal? Ang negosyo ko, napapayagpag ako samantalang ikaw nag-number 2 ka lang? Na kumpleto ka sa legal na dokumento? Di ba hindi? Isipin mo yun, girl. Ang mga kumakampi sa Pangulo at sa pamahalaan, hindi lusaw, hindi bato. Ikaw, yung tanga, ikaw, yung walang pinag-aralan, yung hindi mo muna inaaral at hindi mo iniisip kung ano yung mga sinasabi mo bago ka bato ng bato. Oo, pinagtatanggol mo eh, mga Pilipino. Pero hindi mo dapat pinapalaki ang ulo nila. Nakampihan ka na mali. Dapat yung nasa positive thinker ka. Eh hindi eh. Ang pinapasok mo sa utak nila lahat ng negatibo. Wala makakapagtrabaho ngayon sa COVID. O bakit merong naging milyonaryo na nakabili ng sasakyan ngayon? Dahil nagtinda sila. Bakit maraming positive na tao hindi kailangan magpakain ng libo-libo ng Pangulo? Hindi kailangan magpakain ng libo-libong tao. Hindi kailangan ng umasa. Yung walang-wala lang talaga, diskarte lang. Dati, hindi mo inaamin na vlogger ka, hindi ka kumikita. Ngayon, vlogger ka na. Wow! Social media influencer. Ikaw ay social media influencer na hindi dapat sundan ng mga tao. Bakit? Kasi ang itinatatak mo sa mga utak ng tao is puro masasama. Tumahimik ka na, girl. Gawin mo na lang yung tama. Hindi mo mabubuwag ang gobyerno. Ang gawin mo, yung para sa'yo. Yung alam mong kaya mo lang. Wag mong gawin yung mga hindi mo kaya. Katulad niya, tumulong ka sa social media, i-post mo na kailangan ni ganito, ni ganyan, na ganun, ganyan. Para mag-viral. Diba? Baka sumigat ka pa. Kaysa yung pagmumura mo ng ganyan, ayaw mo nang minumura ka, putang ina ka eh. Tapos ikaw, kung makamura ka, kung ganun-ganun na lang. Hindi ka nagsasabi ng pangalan, oo. Pero nilalahat mo. Diba? Napaka talino mo, girl! Yung talino mo, nakakabwisit. Wala ka sa kuko, kalingkingan ng mga bumoto para magsara ang GMA sa utak nila. Pero kung makapagsalita ka, kala mo, summa cum laude ka ng UP Diliman! Nakakainit ka ng ulo. Alam mo, tagal ko na hindi nagbablog eh. Sobrang tagal ko na hindi nagbablog. Pero nakapag-vlog ako ngayon di oras dahil sa'yo.
Well, sumasama lang ang pakiramdam ko sa'yo lalo. So, yun lang. Kung ano man yung gawin mo, sana sagutin mo rin ako minsan. Para ano, para masaya. Sagutin mo yung mga vlog kong ganito para sa'yo. Sana malinawan yung ano, lens silawan. Puro ka silawan eh. Sana lumiwanag din naman yung utak mo. Batuhan tayo! Batuhan tayo ng comment, batuhan tayo ng ano, para baka sakaling ako yung malinawan o baka ikaw yung malinawan. Sino nga ba yung tunay na tao at sino nga ba yung tunay na dapat paniwalaan ng tao? Ang gobyerno ba o ang isang katulad mo na walang ginawa kung hindi sagupain ang gobyerno na walang kakwenta-kwentang mga sinasabi mo? Di ba? Huwag kang iiyak-iyak. Huwag kang iiyak-iyak. Huwag kang magpasikat. Di ba? Malaki na ang kinita mo sa social media. Huwag kang ganyan, uy. Porkit may mga kumakampi sa'yo? Karma is real. Ang karma, sinasabi ko sa'yo, nandyan lang. Kaya, sko, pautang ka na lang, girl. Para mapakinabangan ka ng taong bayan. O mamigay ka na lang ng ayuda. Ha? Huh?